Ayan, shout out sa inyong lahat mga kabindors. Ang gagawin naman ngayon, namin ngayon ay pag-upitan si Ate Ginilin doon sa ano niya, dati niyang kapitbahay. Doon kami magpapagupit mga kabindors. Ayan. Abangan nyo na lang kami doon. Kasama ko po si YP. Ayan, papunta na kami doon kay La Edgar, yung kapitbahay ni Ate Ginilin dati. Doon namin si Ate Ginilin pagugupitan. Ito dito. Nandito na po tayo. Tao po. Magandang hapon. Pinasyal namin dito sa iyo kasi pagugupitan ko mahaba na buhok niya. Kumusta na yan doon sa inyo? Medyo umuuki-uki naman na yung improvement na niya. Basta may kwan. May gamot lang siya, no? May gamot siya. Parang lumipat ka kuya sa tinitiran mo dati na ano ako sa paghanap sa'yo. Oo, lumipat ka po. Kita ko sa kuhan niya yung account mo, yung... Vendors man? Oo. Yan, kaya sabi ko pasyal tayo doon kay Kuya Edgar kasi pagupitan kita kasi... Manimiss mo rin ako. Oo, kapitbahay mo yun, sabi ko dati. Hindi naman yung kamag-anak yan. Hindi niya napunta yung mga kamag-anak niya. Pinasyalan namin. Ano sabi? Yan, mga ano rin naman sila kuya, medyo mga hirap din sa buhay, ano? Yan na nga. Di rin nila... Pang-anak. Oo, di rin nila ma-ano? Masikaso. Ang ano ko... Ay, nakahitban ka na Ginilin, ah. Gumaganda ka na Ginilin, ah. Sabi ko, pagupitan ko kasi medyo natatabunan yung mata. Nahihirapan siya mag... Gusto na Ginilin? Kilala mo ba ako? Mabuti. Kilala mo rin yan. Ang galing ng face mask mo. Para makita yung ano mo, maganda. Yung face mask, alisin mo. Saan ba kayo nakatira? Dito kami sa ano, sa Mountain Heights. Yan sa Caloocan. Lapit lang eh. Ikot ka lang. Ikot ka
Pwede ka naman, pwede ba mag-share ka din sa pagkita? O sa malaki yan? Ay, ano nga, diretso na yun. Diretso na yun dito sa highway. Papunta dito. Ah, okay. O, diretso na. Yan lang kami sa tapat ng ano? Pangarap? Mountain Heights. Narukan kayo eh. Hmm. Yan, makuhaan lang kita ng impormasyon, kuya, kung ano ang ano nito ni Jenny Lynn, kasi pag yan ay inaano ko siya sa doktor, ano, nagtatanong kung ano ang mga dahilan na, kung bakit nagkaganyan ito si Jenny Lynn. Wala man akong maisagot. Ikaw ang nakakaalam eh. Ang nakaka- pag kinuano siya sa psychologist, wala man nila kung ano. Kasi nakilala ko ito ganito niya. Ah, ganyan na siya nung nakilala mo siya? Oo, maliit. Sabi bata pa daw ito eh. Maliit na niya. Pero ang alam mo, panyan, lahi. Ah, lahi nila? Mayroon silang lahi. Ganun ba? Kasi minsan yung kapatid itong pananay na lalaki. Nagtatanong sa mama nito, yung buhay pa mama. Namatay ka sa mama nito. Nagtatanong nun, narinig ko, mama, may lahi ba tayong ganito? Nawawala yung mama, kasi mama ako minsan nawawala ako sa sarili. Ah, ganun pa? Parang tingin ko lahi. Mama lang niya, tumawa lang. Sa side ng mama niya ang nila. Pero magkaibigan talaga kayo ng ano nito, yung mga magulang niya? Oo, kasi kapitbahay ko dati yan. Kasi ang doktor nagtatanong, kuya, kung ano daw, ano ba ang ano nito, mga history ba niya? Mga history, gano'n man talaga. Pero alam ko lahi. Hindi yung dahil nga nangyari, hindi. Lahi ba? Kasi hindi nila malapatan ng talagang ano na gamot, kasi ang istorya pa, yung history niya ang kinukuhan. Sabi ko baka mapuntahan ko si Kuya Edgar, kaya yan ang kapitbahay, kasi baka makag-inform sa akin. Dati kasi, hindi naman lumalabas nito, maliit pa. Nagyan naman yung pamangkin niyo. Pamangkin. Mga ano kaya ang ano nito? Bata pa kaya ito siya nagkaganito? Oo. Yan naman, talagang ginagamot ko yan siya ng mga gamot na ibinibigay ng doktor. Yan pa lang ang nakukuha niya, hindi pa masyadong ano talaga na tulad sa atin. Maintenance. Oo. Yung isipan niya ba, hindi pa tulad ng atin yung pinaka-normal na isipan. Pero okay na siya. Yung nakakakilala na. Oo, nakakakilala naman na. At hindi ko nakakilala yung sabi ko. Si Jenny Lynn. Hindi ko nakilala siya. Kasi gumanda na yung awa. Alam ko yun. Yan mga kabindors, ang alam ni Kuya, kapitbahay ito ni Kuya na sinadya na rin talaga na puntahan para dito namin pagupitan, kasi ano, may parlor ito, parlor si Kuya. Kuya Edgar, kaya mahusay din ito siya manggupit. Kaya, ay, nakita na rin gatit ko yan sa sila. Ay, naka-vlog ka pa. Papanood din mo pala. Oo, syempre. Ay, kulang ngayon. Papanood yan. Minsan nga may nagkinto. Gano'n panood ko si Jenny Lynn, ah. O, undon niya yung nasa. Ayun, ganda na kalagayan nito.
hindi naman ito gumagala. Ah, hindi naman siya gumagala na. Basta pakainin mo lang siya. Okay na siya. Wala nga alam sa pera eh. Yan nga, wala nga siyang alam. Wala nga alam sa pera, oh. Hindi niya alam yung pera mabili. Hindi, pag yan, inuutusan ko naman yan siya magbili. Ini-exacto ko lang yung halaga doon. Tapos, hinahintay naman yung sukli. Siguro, pag wala nang sukli, yan, pinapauwi na siya. Sige, uwi ka na, wala na sukli. Kasi hindi nga niya alam yung pera. Bigyan ng pera yan siya, tiyan. Mga tao, nalaro lang naman hanggang magkawala-wala. Kasi hindi naman alam na talaga ito sabi. Kasi ang sabi ng kapatid na ano namin na interview, grade 2 lang daw ito siya ang na-aral niya. Yung kapatid niya dyan. Sa Ginalin. Ginalin. Daming anak rin yun. Kaya nga, yan ang inaano ko doon sa kanila. Sabi ko magpipis-to-pis na ano kaya ang gagawin ko nito kasi ito hindi pa man siya naaasahan, naiwan sa bahay. Kasi mga bata, magsisialis din yung papuntang school. Sabi ko, ano kaya ito? Pumayag naman yon na sabi niya dito na lang sa bahay si Ginilin pag nagpis-to-pis na. Sabi ko, gawin natin ng paraan, tulungan na lang natin si Dinilin na hindi na mapariwara at magtulungan na lang tayo sa kanya para hindi siya bumalik sa kalsada. Pagayaan pa rin na yan. Salamin ka naman. Hindi, ang ano ko naman yan, pis-to-pis, dadalawin ko naman ito dyan kung ano na ang kuwan. Tapos, kung gusto niya na mamasyal doon sa akin kasi meron naman ito siya doon kwarto, kasi dito doon ka, pasyal ka. Parang ganun na lang ang ano. Ganda ng buhay na ito. Isang basin. Isayad rin. Huh? Yung... Nanay nito. Noon nang nabubuhay pa. Kaya pala si yung kapatid nito, si Ginalin. Nagsabi na rin sa akin na nagkaroon daw siya ng ganyan din na yung... Kahit yung isa pa, may isa pa, minsan nga nawawala rin sa sarili. May isa pa ang kapatid dito. May kapatid dito na lalaki, si Norberto? Si Junior. Junior yan. Si Junior Norberto. Si Junior. Dati si Junior ang kuwan dito, nagpapakain. Kaya nagpapakain sa makina. Mga pamangkin. Kasi nga yung tatay, ay yung kapatid ko lalaki na po. Kaya yung pamangkin niya, naiwan sa mama niya. Ulo, child molestation. Nako. Kinasanag child abuse. Ayan ang problema. Ito may mga lumalabas nito sa mga hindi maganda. Sa bibig niya ba? Ano kung mura ito? Yung hindi, yung Yung kasi bikulana. Bikulana, minsan nagbibikul yan ng salita. Kuya, hindi man ito siya talaga nagkaroon ng anak. Hindi, wala itong anak. Yung kapatid dito rin, gumagala. Mas matanda dito.
Ano ang pangalan mo? Oh, no! Ano? Ang pangalan mo yan? Ano? Salang-salang din. Oo, may dalagalang pack pa lagi. Kung saan saan makarating. Karating ng laki. Ano ang pangalan mo? Ganun rin. Hanggang ngayon, kuya? Oo. May kapatid ito rin. Mas matanda sa kanya. Yan ang may anak. Hmm. Yung anak niya nandyan na. Kaya sabi ko, lahi. Ang lahi nga talaga, ano? Lahi. Ang ibig. Ang problema, ayan. Ano lang talaga, hindi talaga natin ito mas matpapatino po yung ano, kasi lahi talaga nila. Lahi. Ng ano, talagang... Kaya pala ang hirap niya tumino. Ilang buwan ko na yung ginagamot, kuya? Isang taon na. Wala pa naman. Isang taon na. Wala pa naman isang taon. Wala na ba? Wala pa isang taon na ginagamot. Itong buwan na ako dito, natagalan dito na buwan niyo. Isang taon pa lang. Isang taon na. Itong ano, itong March yata. Parang inirit talaga. Ngayon naman, sa suportang gamot sa kanya, hindi siya nag-ano, yung okay na siya, nakaka... Oo, okay yun, pag may gamot may siya. May gamot, oo. Pero pag natigilan yan, wala na naman, lalo pag nagutuman. Ayun na po. Kaya nga, hindi pala natin ito mapapatino siya na tulad sa atin. Kasi lahi pala nila yun. Ay, yung ngayong nanay tumatawa lang pag tinanong. Ah, doon naman sa akin, kita mo naman yan, ah, buyag, ano? Talagang... Manda naman ang aura na. Oo, oh, at saka mataba na talaga siya. Hindi talaga nagugutom yan. Sa... Tama lang yan, huwag niya siya kung patabain. Mabigat. Oh, kita mo naman yung katawan niyan. Grabe ang... Aliwalas, binilin. Okay? Dati, okay? Dati ako nag-gugupit nito dahil nga hindi naliligo. Pinapalikuan ko dati. Ang gunting mo halos hindi na tumalab dahil nga puro. Puro na ano? Iyan naman, nagsasarili siya ngayon na magligo, kaya lang hindi siya nagkukuskus ng tulad ito, pag nag-shampoo yan, gaganon lang, tapos balnawan uli. Nako, sabi ko, ano ba ito? Iyan mga kabindor, si Kuya, hindi na nagpabayad. Iyan naman ito sa FB, ayun sa YouTube, vlogger. Hindi na siya nagpabayad, eh, libre na daw niya kay Ginilin, yung parang tulong na rin niya, yung pamasko ba, yung gupit niya ngayon. Pamasko. Ah, maraming salamat, kuya. Okay. Nagbablog yun sila. Ano nga yung pangalan ng panya? Abindorsman? Abindorsman, Abindors Wife. Ati Wife na lang. Ati Wife, no? Ano na tigil? Titig na titig ka dyan sa salamin. Oh, maganda ka na? Ha? Oh, talaga maganda ka. Huwag mo na ito mo kasi nakaka-discarit. Palagi yan. Manirisin na yan. Hindi naman, ngayon na lang, ang ano na lang sa kanya, hindi na ang ilong. Na, kasi sinasaway ko sa ilong eh. Kamay naman ngayon. Ang ginagalaw-galaw niya, ginaganon oh. Hinihila-hila yung kamay. Ano ba naman ito, Jeannie, na ginagawa mo sa buhay? Na, alos itong maghapon eh, yan ang ginagawa mo, ganyan-ganyan yung kamay. Hindi nagsasawa. Ang nagsasawa. Eh, minsan sabi, binibigyan ko ito ng hawak-hawak niya para... Ayan. Niya maano yung kamay niya. Magalang tao. Ayan, ayan. Tawa lang siya. Tawa lang yan, tawa lang tao. Ayan po mga kabindors, nakarating kami dito kay Kuya Edgar sa bahay niya, sa Francisco. Naggugupit pa siya dito. Dito nga ang ano niya, ginawa niyang kung may ano, yung mga customer niya pumupunta na lang dito sa bahay niya upang magpagupit. Ayan, ginupit na si Ate Ginilin at makikita nga lang yung mga kaibigan. Sila nagsasabi, itinindan ko rin. Ngayon yung kinunan mo rin silang kinalikuan. Sila nagsasabi. Ayan naman, kita mo naman kuya yan. Ano,
Ito yung katawan niyan. Hindi talaga pinababas. Pero may ano siya dito. Ewan ko, kung dati pa yung kuya, nang pinapaliguan mo, mayroon ng bukol dyan. Noon, di ba pinapaliguan mo? Unang-una na, noong pagpaligo ko sa kanya, nakapak mo. Hindi ko pansin. Pero hindi naman lumas sa akin. Hindi naman kulay. Hindi naman. Lalang lumabas yun. Ano? Maganda ka na? O, guwapo? Guwapo. Maganda? Huwag kayong guwapo. Maganda lang. Ano din? Pag dyan sa kapatid niya, pag dyan sa kapatid niya, wala. Wala mangyari. Balik na naman yan sa... Kalsada. Ayan nga eh. Papabayaan yan eh. Ano lang naman, pag may pasok, tiraman lang kami. Pag nasa bahay kaming lahat, kunin namin, gano'n na lang. Kasi hindi pwede mo iwan sa bahay. Hindi natin alam kung anong gagawin niya pag siya lang mag-isa. Huwag kang mag-iwan ng lighter, pati po. Wala ka nang uwi ang bahay. Kasi yan lang ang inalan. Kasi mahilig maglaro ng posporo yan. Eh. Ang ano namin naalala eh. Kasi wala talagang asintao sa bahay. Siyempre kami busy. Yung mga bata sa ito naman, siya lang mag-isa. Sige na, Jun. Okay na? Napamasyal ka na? Ayan, Kuya Edgar, salamat po. Salamat. Ano na kami? Masikaso mo yan. Salamat sa gupit ni Ate Junilin at Happy New Year na lang. Merry Christmas. Tapos na Merry Christmas. Buti ang Christmas yung okay. Ano? Ay, okay rin? Ay, di ba? Basta okay. Basta malusog lang. Ano? Sa New Year na lang. Ayan ang dapat paghandaan. Ako lang kung maganda. Kailangan mayroon. Kahit. Sa New Year, pagkatulog na lang ako. Tayo ka muna para ma-picture kayo ni Kuya Edgar. Ayan ang kapitbahay mo na nag-asikaso sa'yo noon. Wow. Ayan si Kuya Edgar. O sige, tingin ka dito sa ano? Sa views. Ayan. Ayan. Ayan si Kuya Edgar. Sikat ka na. Sikat ka na, Kuya Edgar. Iba vlog ka na. Diba? Tanda, manirisim pala ganun. O yung kamay niya talaga. Racing ganyan, hindi siya mapakas. Kasi stress. Ang tawin siya. Parang stress. Ang ganda ng buko. Diba? Kasi tamat mag-supply, hindi pag-upitan. Mag-supply rin naman pag binigyan ng supply. Binigyan ng supply, yan. Yan mga kabindors, ito ang ano ni Kuya Edgar, yung kanyang bahay, pero dito na siya nagugupit sa loob ng kanyang bahay. Bye-bye. Bye-bye. Pumupunta na lang dito ang mga customer. Oh, manarisim nga. Oh no. Dami mo ditong mga panggulay, Kuya, oh, mga talbos. Ah, parang bundok lang ito dito, mga kabindors na pinunta namin, pero no, okay yung ano. Daming halaman eh, Kuya. Wow. Okay, Kuya, maraming salamat. Okay. Yatay. Yatay lang yatay. Yatay. Bago ah.
Muntah aja. Po, nagmerienda kami dito sa sabihin mo salamat. Ayan po mga kabindos, uuwi na kami. Nagpagupit na si Ate Jinlin. Wala na kami yung nasa kaway kami. Kaya wala po sila. Kaya pauwi na kami mga kabindos.